Hey guys, what's up? Welcome to my channel. This is Don.Herald at your service. So ngayong umaga, hindi pa ba ngayong araw. Yan. O binabati ko ngayon ng isang magandang araw sa inyo lahat. Yan. Isang panibagong araw, panibagong video at syempre naman isang panibagong kalaman. So bilang isang magulang, sa pag-uusapan natin ano ba yung dapat matutunan ng ating mga anak para maging mabait, matalino, madiskarte, at siyempre, magalang, or may respeto sa kapwa, or pag sinabi natin, a good child, di ba? So yun, mga magulang, pag-uusapan natin kung ano yung mga bagay na una dapat nila matutunan sa atin. So bilang magulang, siyempre, tayo yung unang tao na magtuturo sa ating mga anak. Yan. So napaka ano naman, napaka-common naman no? Na kung saan tayo bilang isang magulang, tayo talaga yung first teacher nila eh. Sa atin magmumula yung mga bagay na dapat nila matutunan bago sila pumasok sa eskwelahan. Yan. So atin ang simulan. So yun nga, no? So yun. So, madaming bagay na dapat unang natutunan ng bata o ng ating mga anak sa bahay. So para sila maging handa, ito ay para sa pagiging handa o preparation nila paglabas ng bahay. So unang-una sa lahat, sa bata, no? Yung hindi naman academic, no? Hindi siya academic. So unang-una hindi naman academic yung dapat matutunan ng bata, kundi yung kagandahan ng ugali. Unang-una yun. Kasi, ang isang bata, kung masasabi mo na magaling ka magulang kapag namold mo talaga yung ugali ng iyong anak. Isang una. Sabi nga, di ba, habang bata pa, i-train na natin siya para to be a better person, to be a good person, di ba? At yun, pag-uugali, ang una mong ituturo sa bata. So, paano ba ituro yung pag-uugali? Napakasimple naman, di ba? Pag-uugali, it is included in the discipline, aspect of discipline, or ito yung study na ginagawa natin. Ako saan, yung disiplina, yung attitude ng bata ay mabubuo natin unang-una kapag ginamitan natin ang disiplina sa iyo. So, disiplina. So, kailangan ituro natin sa bata at ipakita natin sa bata kung ano yung kagandahan ng pagiging maganda ang ugali, pagiging maganda ang attitude. Kasi, pagdating nila sa labas, kailangan nilang gamitin yun eh. Kailangan nilang makasama. No, kasi, iba't iba ang ugali ng mga tao, lalo na pagdating sa labas. So, yun ang kung unang-una natin dapat ituro sa bata. Ang ugali nila, kung paano sila maging magandang ugali at magkaroon ng magandang asal. So, una-una, siyempre, i-disciplinahin natin sila, i-train natin sila kung paano gumalang. Di ba? Ugali mo, kasi mabait ka bata, di ba? Paano ka gumalang? Ganun dapat. Tinuturuan natin, ano po ba ang paggalang? Sa matatanda, hindi yung natutuwa pa kayo pag binabanggit lang ang pangalan nyo. Nung walang paggalang, na akala nyo, oh, matanda na siya mag-isip. Pero hindi yung tama. Kung i-correct natin, kailangan may po at opo. Yan yung bagay na nawawala na sa mga Pilipino. No? Na hindi na sila gumagamit ng po at opo. Babanggitin lang yung pangalan mo bilang magulang na parang mismo pangalan mo. So parang walang paggalang sa'yo. So ikaw na din nag-tolerate yan kung ganyan yung anak mo. So yan. At yan ang dapat na matutunan ng bata. Yung paggalang. So para paglabas nila, so, makita sila ng tao na kung gaano sila kagalang. At, nag-reflect sa isang magulang yan. Kapag magalang ang anak, tandaan nyo, maganda ang impression o expression ng magulang nila sa iyo. Ng mga tao sa isang magulang. Sabi, oh, ang bait naman niya. Siguro ang bait ng magulang ito. Ang galing mag-alaga. Siguro pinalaki siya ng disiplina. Diba, positive yung ilalabas ng mga tao tungkol sa iyo. Kasi, pinalaki mo siya na maayos, di ba? So, nag-reflect yun. So, paggalang. No? Sumunod naman ay ang pagsunod.
Kinakailangan natin na ang bata ay marunong sumunod sa kung ano yung tama. Ito ha, hindi ko sasabihin na sundin agad. So ang ibig sabihin ko, bigyan mo siya ng ano, i-build mo yung kanyang tinatawag na pagsunod, yung pag-take ng action agad sa isang sinasabi or iniutos sa kanya. So kung hindi naman masama yung iniutos, siyempre, gagawin kailangan ng bata na sundin, di ba? So yun, doon nagsisimula na yung pagsunod. Na kung saan, ang pagsunod, ipaunawa na sa bata na napakaganda yan. So hindi porkit inutusan, magagalit ka na, magdadabog ka. So ipakita natin sa bata na yung pagsunod ay may magandang epekto sa kanya at sa tao kanyang nakakasalamuhan. No? Kapag mali, siyempre naman, turuan yung anak mo din na tumanggi kung ang bagay na ipinapagawa sa kanila ay hindi maganda. Di ba? So, siyempre, yung pagsunod sa tao o sa inyo ba lang, no? Kahit sa inyo, mga magulang, di ba? Dapat, yung pagsunod ng anak nyo ay nasa sa inyo. No? At kayo ang makakapag-build niya. Kaya sabi nga doon sa aking nabasang article dati, habang bata pa, involved muna siya kung ano siya ang paglaki niya. I-mold muna kung anong ugali niya. Kasi huwag mo nang hihintayin, no? Na lumaki siya ng walang respeto, ng walang galang, ng wala lahat. Kasi mag-i-reflect rin sa'yo, ikaw ang sisihin niya ng pagkakataon. So yun. At pangatlo, ito yung pangatlo. Napaka-importante din ang pangatlo. Na kung saan, turuan po natin yung ating mga anak na magbigay ng importansya sa lahat ng bagay. Ano po? Kasi napakahalaga yung magbigay importansya kasi base sa aking observation o based on my observation, so napakaraming bata ang walang pagmamahal sa mga bagay. Sa mga bagay, sa mga gamit nila, lalo na sa mga kagamitan sa school. So, makikita mo ang classroom, puro drawing, ang pader. Makikita mo ang notebook, sinasayang sa pagsusulat ng kung ano-ano, pinupunit. Ang book hindi pa nakakalampas ng first quarter, sira-sira na. So, dun pa lang napaka-importante po nun yung maging masinop sila sa gamit. Ano po, mga magulang, na kung saan, ang pagiging masinop nila, kapag tinuruan po natin sila, madadala nila kahit saan yan. So, minsan yung may nakikita ako ng classroom o na-observe ako sa mga ipag sa mga school o sa mga nakaraan. Kapag ang bata ay masinop, walang masyadong kalan sa classroom, napaka-linis ng classroom, sa bahay, ganun din, sa kwarto nila. No, pagiging malinis, sa pagiging masinop sa gamit at mapagmahal sa gamit, ituturo natin yun habang bata pa para madala nila sa paglaki. So kung hindi ganun yung anak mo, hindi masinop siya, ibig sabihin, may kasalanan ka or may pagkukulang ka kung bakit siya ganyan ngayon. Diba? So yung tatlong napaka-importanting bagay na dapat na matutunan ng bata sa pamamahay. At isa pa, pahabol, pang-apat. Ito yung mga gawaing bahay. No, ano po? So, yung gawaing bahay, maliliit pa lang sila na titrain ang dapat natin sila para in case, no, maging independent sila, makaya nila yung isang bagay na walang tulong ng iba. So, ang dami ko nakikita, grade 5, grade 6, no? No, is knowledge to. Simple yung pagluluto, wala. Simple yung gawain bahay, wala. Simple yung paglalaba, paghuhugas. So wala, paglilinis. Kasi nga, hindi mo tinrain yung bata pa. Alam nyo ba, share ko lang sa inyong kaibigan. So, doon sa amin, ano po, simula nung bata pa kami. Grade 1, ha? Hindi kayo maniniwala sa akin. Grade 1 pa lang ako, ay tinuruan ako ng mama ko na magsahing. Hindi man ako yung mismong nagsasaing, pero tinuturuan niya ako, tinatawag niya talaga ako, o anak, punta ka dito. So, di ba, gusto mo matuto ng magluto, o tanuhin mo to. So, yung pagsupat ng tubig ng bigas, di ba, sinusupat pa ngayon bigas, kung gano'n ka taas yung bigas, gano'n din kataas yung tubig, di ba? So, parang ganun, tapos ipapakita mo, sige, salamat mo, pag kumulo mo ng tubig, titingnan mo, kapag paubos yung tubig. So, parang ganun, gawain bahay, napaka-importante niya. Kasi doon sa pagtuturo natin gawang, nagiging silang responsable yung bata. Ano po? Sa pagtuturo ng mga gawain bahay. Kasi, meron mo, pagod na pagod
high school, o grade 5 na siya, o grade 6 na siya, o kahit grade 5 naman na ako. Kahit pagod ka siya, pagdating mo, may sinahing ako. Galing naman naman ako, di ba? So, actually, kung magaling mo anak mo, dahil tinawa mo, magaling mo ako na. At, siyempre, kapag marunong sila sa kamay bahay, nalilesin yung trabaho bilang isang magulang. At, nagagawa na nila yung responsibility nila na ikaw ay matulungan kahit sa simpleng bagay, kahit yung paglilinis ng bahay. No? Ituro natin sa ating mga anak kasi yun ay paghahanda para sa kanilang future kasi hindi habang buhay kayo nasa tabi nila at sila nasa tabi nyo. Diba po? So yun lang ang apat na mga importanteng bagay na dapat matutunan ng isang bata sa'yo bilang isang magulang at yan ay nasa sa'yo kung paano mo sila bigyan ng disiplina at bigyan ng mga gawain sa bahay para sa kanila to. So, another tips na naman po para sa inyo. So, maraming salamat at mabuhay. Thank you very much for watching.